Gandang hapon po mga kasenyor. Martes na naman, alas 3 ng hapon, panahon ng ating kwentuhan dito sa Senior City. Sa inyo pong matagal nang sumusubaybay sa ating mga palatuntunan, ito po ay pang 24 na episode na natin. Mula nung umpisahan natin ito, marami na tayong nasakop ng mga paksa at naging malalim yung mga diskusyon na natin. At karaniwan, meron akong kasamang host, pero ngayong araw na ito, ako lang munang mag-isa ang magpapatakbo ng programa dahil yung ating mga kasamahan ay punong-puno rin ng mga inaasikaso, pero nanonood po sila. At itong ating episode sa ngayon, kung nakita niyo yung ating mga anunsyo, nakasulat doon ay part 2. Kasi naumpisahan po natin nung nakaraang linggo yung tanong na yung bang mga patakaran, yung bang mga health policies para pa sa mga senior ay swak o meron pang mga dapat na mga asikasuhin. Nung nakaraang linggo, ang nakausap natin ay si Dr. Binluan ng DOH at nagpaliwanag siya ng maraming bagay tungkol sa mga usaping may kinalaman sa ating kalusugan bilang mga senior citizen. At marami pong bitin, no, doon sa usapan na yun dahil talagang kulang na kulang ang isang oras at kalahati para masakop natin lahat. At ang pinag-uusapan pa lang natin ay yung may kinalaman sa batas na Republic Act 9994. Tandaan po natin yung numero na yon, 9994. Dahil yan pong numero na yan ay patuloy nating makaharap dahil yan ang batas na sumasakop sa atin bilang mga senior citizen. Ngayon pong hapon na ito ay kasama natin yung isa na nating suki na laging kasama natin dito, yung pong COSE, yung tinatawag na Coalition of Services for the Elderly. At ang kasama natin ngayon, na nakasama natin nung episode 20, kung di ako nagkakamali, ay si Emily Beredico na siyang Executive Director ng COSE. Emily, buwati ka muna sa ating mga nanonood. Yan po, yung magandang hapon po sa lahat ng mga nakatatanda o hindi man nakatatanda na nanonood po sa regular po na episode po no, ng Senior City. So napaka ganda po nung ginagawa ng grupong to kasi ang dami nating nalalaman dahil po sa programa nito. Ayun. Itong hapon na ito, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa mga kalagayan nating mga senior base sa isang pag-aaral na ginawa ng UP Population Institute. Ilang parte nito na share na dati doon sa ano natin na isa pa nating program tuwing Biyernes na unahan ko na nga pala no yung dati nating schedule na Martes at Biyernes ang mangyayari na ay Martes at Sabado. Okay? Mamaya uulitin ko 'yon, ano? Martes at Sabado na tayo, hindi na Martes at Biyernes dahil yung ating host doon sa ating Biyernes na episode ay nako naagaw sa atin ng isa pang organisasyon na matagal na niyang pinaglilingkuran at pinakausapan siya na kung pwede ay makuha yung oras niya ng Biyernes eh nataon eh kasabay ng ating kaya inilipat ni Father ni Ed De La Torre yung schedule ng ating kwentuhan pagka Sabado. Okay? Ngayon po, bago tayo tumuloy at dumive sa ating usapan, yung mga nanonood po ngayon sa atin, kung gusto ninyo, i-share ninyo yung ating programa. Pindutin nyo lang yung share dyan sa inyong Facebook account para makapanood yung iba o kaya maggawa kayo ng sarili nyong watch party. Although, bukod sa CISO channel ay meron po tayong watch party sa senior sa panahon ng COVID. Okay? Okay, i-share nyo na at mag-uumpisa na tayo sa ating diskusyon.
Ang diskusyon natin ngayong hapon na ito tumutukoy sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Pero bago natin daiban, bago natin puntahan yung detalye ng mga benepisyo ng ating mga senior citizen sa larangan ng kalusugan, ano ba mga diskwento meron dyan, ano ba ang pribileyo meron dyan, at bago natin puntahan yung iba pang mga aspeto ng batas na RA 9994, ay mabigyan muna tayo ng isang maikling backgrounder tungkol sa katayuan o kalagayan ng mga senior citizen. At ibibigay ko ito kay Emily. Emily, ano bang mai-share mo sa amin ngayong hapon na ito tungkol dito sa kalagayan ng mga senior? Sige po. Ibahagi ko muna po, no, yung ating presentasyon. Ayan. Ayan na. Namitaw na. Mm-hmm. Mali po yung sorry. Ayan. Ayan, yun. Magandang hapon po ulit, no? Katulad po nung nabanggit ni Sir Chuck, ay unang bahagi ay ibabahagi muna natin, no? Nagpaalam tayo sa gumawa ng pag-aaral na to mula po sa UPPI. Nagkaroon po sila ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines noong po 2018, no? Maganda po tong pag-aaral na to na ginawa, at sa bahagi po namin unang pose bilang isang grupo na katuwang ng mga nakatatanda na nagsusulong ng mga batas para sa mga nakatatanda, ay nagagamit po namin itong mga pag-aaral na to kung tayo po ay may mga advokasya para po mas mapaunlad yung inyong mga programa at mga polisiya. So lagi po namin ginagamit yung pag-aaral po na to. So ito po ay ginawa all over the country sa buong Pilipinas. So mayroon pong respondents na around 5,895, to be exact. So, ginawa po ito, no, nila sa pangunguna ni Dr. Grace D. Cruz po. Siya na po ngayon yung director, bago lang din po siyang appoint na director ngayon ng UPPI or University of the Philippines Population Institute. So, may mga kasama po siya ditong grupo. Kung makikita niyo po, no, nasa logo. May logo, no, nasa presentasyon ko po. So, ano po yung mga major findings ng pag-aaral po na to? So, unahin natin sa kabuuan, ipakilala natin sino ba itong mga nakatatandang Pilipino. So, una po, sa socio-demographic profile, nakita po, no, na mas marami talaga ang kababaihan, ang nakatatandang kababaihan kaysa mga nakatatandang lalaki. So, 60% po meron. Ang 60% ng populasyon natin ay mga populasyon ng mga nakatatanda ay babae, at 40% ay mga lalaki. So mamaya siguro makikita natin, no, bakit kaya mas marami, mas tumatagal ang buhay ng mga babae kaysa sa lalaki. Sabi po nila, may mga pag nagtatanong tayo, sabi nila, kasi mga kalalakihan ay maraming bisyo, naninigarilyo, umiinom ng alak, pero hindi lang po yun, lagi lang kasi nating nakikita yung negatibo. Pero isa din po kasi sa mga nagiging rason bakit mas dumadali yung buhay ng mga lalaki, hindi po sila expressive, no? Pag may mga nararamdaman sila, hindi nila nakikwento, sinasarili. So in a way, may epekto po yan sa pangkalusugan ng lalaki. Pangalawa ay mabibigat ang trabaho ng lalaki kumpara sa mga babae. Yung mabibigat na hard labor, ibig sabihin like mga nasa construction work, mga magsasaka, mangingisda. So, kumpara po doon sa mga kababayan. So, ilan po yung sa mga dahilan nyo bakit mas tumatagal ang buhay ng mga babae kumpara sa lalaki. At maliban na rin, at kasama na rin syempre yung mga bisyo, no? Inom at sigarilyo ng ating mga kalalakihan. So, doon po sa study, nakita rin, no, 86% po ng mga miyembro ay nakapaloob sa relihiyon po na Katoliko, no? Then 58% ay mga nakatira sa rural areas. Ito talaga, no, yung populasyon ng nakatatanda sa rural. Kasi sa karanasan natin, kahit nandito tayo sa Metro Manila, kapag tumanda na, mas karamihan pinipili natin umuwi sa ating mga sarili-sarili na probinsya. At average po ng 5.7 or around 6
mga nakatatanda ay may 6, no? 6 na anak. Yan po yung average. Pero siyempre, may mga kilala po ako na more than 12, 14, may 16. Pag yung sinasabi dito yung average ko. At may less than naman. May 2 lang, 3. Ayan. Next po ay tingnan naman natin. Ito po pinapakita, katulad ng nabanggit kanina, no, na mas marami yung populasyon ng mga kababaihan dahil po mas sila yung nabubiyuda kasi nga mas naunang namamatay po yung mga kalalakihan. So, kung mapapansin niyo po dito, 70%, no? Yun pong, kung titingnan niyo rin po dito, 70% pa yung may mga asawa. Yung mga nag-asawa sa mga kalalakihan at yung hindi po nag-asawa ay 4% lang. At yung mga hiwalay, 6%, yung balo o balo sa lalaki ay 20%, no? Pero kung titingnan naman natin sa babae, yung 56% po sa kanila balo kumpara mo lang sa 20%. So ang laki ng difference, more than half. Then sa mga babae ang nag-asawa po ay ang may asawa pa. Batay sa study nito ay 34% at 3% lang po yung hindi nag-asawa. At 7% po dito ay yung separated or hiwalay po, no? So yan po yung datos. Ang pinaka findings lang dito, pinakita lang din natin na napakalaki talaga ng mga nakatatandang babae na mas nabiyuda kumpara po doon sa mga nakatatandang lalaki na 20% lang compared to 56%. Ayan. So dito naman po, ito po yung pinakita lang po dito kung ano po yung natapos, no, tinitingnan po dito, no, sa mga lalaki, yung mean age, sorry, no, yung mean age po niya ay 68 at sa mga babae po ay 70. So pinakita pa rin na mas tumatagal nga yung mga kababaihan. At ito din po yung bilang din ng respondent po doon po sa study. So at 57% po yung nagtatrabaho pa sa mga kalalakihan at 39% yung mga nagtatrabaho pa sa mga kababaihang nakatatanda. So kung titingnan din po natin, 28% yung sa mga kalalakihan yung nakapag-aral at 26% sa mga kababaihan ang mga nakapag-aral. Mas malaki, no? Pero hindi ganun kalaki yung difference. Pero kung titingnan natin dati, mga unang panahon, mas may paniniwala, no, na kapag babae ka, huwag ka nang mag-aral. Kasi nasa bahay ka lang naman, magpapalaki ka lang naman ng mga anak. So mas priority sa pag-aaral ay yung mga lalaki. Pero dito hindi siya ganun laki ng difference. Tapos yung mean age po nung kanilang first child, nung unang nanganak sila ay 26 sa lalaki, 22 naman sa babae. Ayan. 17% sa lalaki yung nag-aalaga sa kanilang mga apo. Konti lang. Kumpara mo sa mga kababaihan, nakatatandang babae na 34%. Ayan. Emily. Yes po. Atlas lang natin sandali. Ayan. Napansin ko, 57% ng mga lalaki nagtatrabaho pa sa mga hanay ng senior citizen. At 40%, 39, no, na mga senior citizen ng babae ay nagtatrabaho pa. Ano ba ang ibig sabihin ng 39%? 2 sa bawat 5, no? Tama ba? 2 sa bawat 5. Hmm. Na senior citizen ay nagtatrabaho pa, samantalang 3 sa bawat 5 na mga lalaking senior citizen ay nagtatrabaho pa. Ilan bang estimate na total ngayon ng mga senior citizen? Nasa ilan ba? Nasa 8% po ng total population natin. So, ano ba 8%? 9 million. Mga 9.2, million. No? Yes, 9.2, 9.3 million. Oo, yan, 9.3. So, ibig sabihin,
Doon sa mga patakaran na napansin ko lang agad ano, sa issue ng mobility, kapag sinabing hindi pwedeng palabasin ang mga senior sa kanilang mga bahay, abay, kalahati sa kanila ay nagtatrabaho pa pala. Eh, paano yun? Diba? Yung, iiwan ko lang muna yung statement na yun, ano? At ituloy natin. Sapagkat ngayon ko lang nakita itong numero na ito na may kalakihan pa pala talaga, no? Sa mga senior citizen ang kinakailangan pang maghanap buhay. Kasi palagay ko, kung hindi nila kailangan maghanap buhay, pwede na tumigil itong mga ito. Eh. Pero palagay ko, kailangan pa. Eh. Anyway, tuloy na natin, Emily. Yes po. So dito naman po, pinapakita lang po na karamihan nga sa mga nakatatanda ay mayroong mga anak po at mga apo. So nakalagay lang po dito, no, mula po dun sa resulta ng pag-aaral na 95% na po yung may mga anak at 6 po yung average, no, na bilang ng kanilang mga anak at kadalasan ay 5 pa yung are still living. Living, sorry for this, ano po yan, L-I-V-I-N-G, sorry. Hindi siya living na iiwan, kundi yung ano pa siya, buhay pa po sila. So mali lang po yung spelling, no, sa living. So 5 po, meaning may isa ng sa mga nakatatandang sumagot doon sa pag-aaral na nawala na yung isa nilang anak. So 96% naman po ay at least mayroon isang apo. So lahat, ibig sabihin ang dami talaga ng mga nakatatanda. Nakita naman natin kanina, no, na marami yung mga nag-asawa. So marami po din yung mga, siyempre nanganak sila at may mga apo sa ngayon. At isa po, no, isa sa bawat 4 na nakatatanda ay bahagi or involved sila sa pag-aalaga, partial man yan or full na pag-aalaga sa kanilang mga apo. So sino po itong mga nag-aalaga na to sa kanilang mga apo? Malaki po din yung porsyento, no? 29%. Sila po yung solely mag-isa na nag-aalaga sa kanilang mga apo. Bakit po? Ano yung dahilan? Kasi yung mga parents o yung mga magulang nito mga apo na to ay nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay. O either na sa labas po ng bansa or dito mismo sa Pilipinas. At ang kadalasan po, ang sino yung nag-aalaga, nagpi-perform ng caregiver role sa mga apo nila ay yung ating mga lola kumpara sa mga lolo. So, yun po yung pinakita din na datos kanina po. Alam mo, Emily, ito na naman, ano, bago tayo sumulong, ano, meron naman ako napansin dito na isang napakalaking unrecognized na contribution ng mga senior citizen eh itong unpaid labor bilang caregiver. Kasi kung wala itong papel na ito ng mga lola, kung hindi sila ang nag-aalaga sa mga apo ng nagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho na yon ay mahihirapan kung hindi makakapagtrabaho, di ba? Kaya ewan ko noon, meron na nga pumasok na isang tanong kung itong pag-aaral na ito ay alam ng DILG, no? At ng ating pamahalaan ng DSWD, kung alam nila ito at kung ito ay naging gabay sa paggawa nila ng mga batas. No, ibabato natin yun nasa, kung nakikinig sila at ipaalam natin sa kanila. O may alam ka ba rito? Sila ba? Kasi yes. Kailan ba ito ginawa? 2018 po, pero oo. Last year ay yung resulta po nito ay ibinahagi nung nagkaroon ng isang launching mismo ng result ng study. So madami, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan po ay inimbita. Ando nga po yung DSWD, yung DILG. At nito lang din pong nakaraan na meeting namin nung Biyernes ng Interagency Technical Working Group na para po sa mga senior citizen nung binuo ito para tingnan din yung programa, yung mga pulisiya para sa mga nakatatanda. Binahagi okay. Ulit, Dr. Grace. So maganda nga po, may mga recommendation siya na sana nga pulutin, no, ng ating ng iba't ibang ahensya para malapatan ng tamang programa kasi ang ganda ng datos. Sayang kung hindi natin gagamitin. Ayan. Okay. Trina.
So ito po, pinapakita po dito sa slide na to, yung mga anak na nakatira pa sa kanilang mga magulang o mga nanay, tatay. Kasi yun naman po yung common living arrangement natin ng, dito sa bansa, no? Na hanggat maaari, kasama natin yung ating, yung mga lulot, lola, mga nanay, tatay, kasama yung kanilang mga anak hanggang mga apo. So kung titingnan po natin, do tumataas na rin, no, kumpara dati, na, tumataas na din po yung bilang ng mga living alone o yung mag-isa lang na nakatira sa bahay, 14% na. Biglang lumaki nga din po batay dito sa resort na to. Kasi dati nasa 4% lang yan, mga study na tinitingnan namin noong 2010 or 2007 na studies. Ngayon 14% na po. Tapos yung living with the spouse only, asawa lang, no, yung kasama sa bahay, 9% po. Tapos dito po pala sa living alone, 11% po ay mga lalaki at 15% ay mga kababaihan. No? Tapos doon naman po sa mga may asawa na lang ang kasama, 12% ay mga lalaki at 8% po ay mga babae. Mas malaki yung, kung titingnan natin yung baliktad, yung living alone na babae mas marami kumpara doon sa living with spouse only. Mas marami naman yung mga lalaki. So yung mga nakatira po sa mga sa kanilang anak, at least isang anak nakatira sa kanila, 60%, no? Malaki-laki. Ano yung magiging ano po nito, implication? At least in a way mayroon kasama si lola, si lolo, si nanay, si tatay, no? Kasama sa bahay na mga anak na pwedeng kung ano man yung pangangailangan ma-provide, or in other way around, sila kasi yung nag-aalaga ng mga apo nila, ng mga anak, anak ng anak nila. So 64% po ay mga lalaki at 58% mga babae na may nakatira pa sa mga anak nila. Then ano din po yung may ibang living arrangement po? Siguro ito yung mga nakatira sa pamangkin or sa kaibigan, kasi minsan may mga ganun na nakatatanda, no? Kasama na nila yung mga kaibigan nila sa isang bahay. So 13% ay mga lalaki po at 20% ay mga babae. Ayan. Kung susumahin po natin, pinapakita lang dito na mas marami pa din sa mga nakatatanda yung nakatira po sa kanilang mga anak. Pero tulad niya, no, sandali, yung 14% na nagsasarili na, no, 11% na lalaki, 15% na babae, dito lumilitaw yung medyo kahinaan ng ilang mga patarang nabasa ko, no, recently doon sa isang Viber group ng Quezon City residents na mga ilang barangay na naglabas ng patakaran na hindi pwedeng lumabas yung mga senior. At ang sabi ng isa, paano itong isang kapitbahay naming senior? Eh wala itong kasamang iba sa bahay. Nag-iisa lang siya. Eh paano kung kanyang pagkain, paano yung kanyang kailangan mga gamot na bibilhin? Sino mag-aasikaso? Kaya dito sa MECQ, bumalik na naman yung mga kahunghangan ng ilang mga ano, at yung mga pasensya na kayo sa gagamitin kong salita doon sa katangahan nung hindi mga nag-iisip na nga nasa otoridad na ito nga ngayon, lumilito, 14%, mataas na bilang ito. Kung meron tayong 9 million na mga senior citizen at 14% sa kanila ay nakatilang mag-isa, may kit na itong 100,000 nakatao. Tama ba yun? Kasi yes, ang 10% noon ng 9 million, 900,000, di ba? So, kulang 1 million ito na mga mga senior citizen. Anyway, Emily, tuloy natin. Oh, dagdagan ko lang po 'yun, sir, no, yung maganda yung punto niyo po, no, na yun nga pinakita sa datos na to na marami na ngang mga living alone, so o mag-isa sa bahay. Tapos nasa quarantine tayo, MSQ uli or lalo na nung SQ. So ang sinasabi lang po namin, no, sa bahagi ng COSE, maganda naman yung ginagawa ng pamahalaan na pangalagaan, yung kalusugan ng nakatatanda, kasi nga vulnerable talaga yung mga nakatatanda. Pero ang
tanong, mayroon ba silang programa para yung mga nag-iisa sa bahay, kung walang gamot, walang pagkain, sino yung bibili? So dapat, organize sana yung mga community health workers nila, mga barangay health workers, sana nagdaanan itong mga nakatatanda ito, matanong man lang, anong kailangan, may papabili ba kayo? So yun po, sana no, na-response ng ating bayan. Imbis na sila, nakaupo lang doon sa opisina nila, tulad nung misa nakikita namin, nagkukumpulan lang sila roon. Eh sana lumilibot sila dahil pinagbawalan nila lumabas yung mga senior citizen. Eh di sana lumibot sila para makita nila yung kalagayan ng mga mamamayan sa paligid. Diba? Opo. Sige, tuloy na natin. Ayan. Punta, ito yung po kanina, no, yung pangkabuang kalagayan ng mga nakatatanda, yung pinakita natin. Ngayon naman, magpo-focus muna tayo sa health status lang. May economic status to, pero nilaktawan muna natin kasi nga po ang topic nga na yun yung usapin po ng pangkalusugan. So, ngayon po, ipapakita lang po dito, no, sa slide na to, nagkaroon po kasi ng self-assess. Ibig sabihin, hindi nagkonsulta ng doktor, kundi yung mga tinanong, yung almost 6,000 na respondents nung survey o nung pag-aaral na to yung sumagot. Yung tinanong lang yung sarili nila, kumusta yung pangkalusugan ninyo, yung status ng pangkalusugan ninyo. So, karamihan naman po ay sumagot na nasa average yung kanilang health status, health condition. So, sa mga lalaki po ay 46.3% at sa mga babae po ay 48.4%. So, in total, around 50%, no? 47.6. So, nasa average. Pero, ang ano lang po dito kasi hindi siya, walang medical doctors na nag-assess, nag-diagnose, kundi sarili, no? Self-assess. So, hindi natin yan 100% sure na porket wala kang nararamdaman na wala kang problemang pangkalusugan. So, yun po yung ano, yun na lang. Then po, dito naman po, 58%, ang mas mataas-taas din po, no? Have at least one of the risky comorbidities for COVID-19. So, napapanahon, no? Yung na to. So, kung makikita nyo po dito sa datos, ay ang nangunguna ay ang high blood pressure. So, 50.3% sa mga kababaihan. Mas maraming babae yung high blood compared sa mga kalalakihan na 38.4% na po. So, and other illnesses, no? Hindi po na natin isa-isahin yung percentage. Ito ba, Emily, self-assessment din ito? O ito base sa mismong mga diagnosis? Oh, may diagnosis na po. Ah, okay. Alright. Ayan. So, ngayon nga po, no, medyo dagdag ko lang sa COVID-19, medyo po as of August 9, tinignan ko yung datos, nasa alos 31% po ata. 13% lang yung mga mayroon pong COVID na mga nakatatanda. So, kung titingnan natin, hindi siya ganun kalaki. Pero po, ang nakakalungkot sa usapin ng deaths, mataas po ng percentage, no, sa mga nakatatanda. 61% po. At marami yung lalaki na namamatay dahil sa COVID-19. 36% at 25% naman sa mga babae. So, yun lang. Para lang na makita din natin kung bakit natin 'to binabahagi, no? Para talaga doble ingat po yung mga senior citizen. Talagang yun na lang yung pwede natin gawin, talagang i-observe yung ating mga protocols para po makaiwas sa COVID-19. Ayan, dito naman po tiningnan ang tawag po no anthropometric measures. Hindi ako medical course, pero tinatry natin aralin, no? So yung body mass index po, ito yung pagsusukat, no, para makita kung normal ka, may mga multiplication, division na ginagawa sa timbang mo, sa taas mo. Yan po yung mga tinitingnan niyan. So, doon po sa mga na-survey na around 6,000 na nakatatanda ay 56% po ay normal, no? So, at least maganda kasi more than 50%, more than half. 14% underweight,
kulang sa timbang, 22% naman yung sobra sa timbang, at 8% yung obese. Mas malala sa overweight, no, yung obese. So yung talagang malulusog, sobrang malulusog na to. So at mas marami po na lalaki kumpara sa mga nakatatandang babae ang kulang sa timbang. At mas marami naman po mga nakatatandang babae kumpara sa nakatatandang lalaki ang sobra o sa timbang or obese. Ibalik nga natin, Emily, doon sa previous slide, ano? Yung tungkol sa previous slide. Yan, no? Merong kasing nakapansin, ano, na ang incidence ng mga may sakit, mas mataas yung sa mga babae kaysa sa mga lalaki, no? In almost all cases, halimbawa sa high blood pressure, no, 50 versus 38%, sa diabetes 13 versus 11 or 12, no, percent, 1% yung difference nila, 2.2% actually. Tapos sa lalo na dito sa angina, no, myocardial infarction, 14.4% versus 8.8%. Ngayon, doon sa chronic respiratory illness, medyo nag-switch ng konti, ano? Meron kayang dahilan, ano, na nakita na kung bakit ganito ang sitwasyon sa mga kababaihan at mataas ang mga nagkakasakit kaysa sa mga kalalakihan? O wala pa tayong study rito? Ako po ay di ko lang po alam, no, pero yung gumawa ng study, di ko lang po sure. Okay, siguro isa 'yun sa mga gusto nating ma-follow up, no. Oo, may suspecha lang ako na kaya mas mataas yung high blood pressure ng mga babae dahil pinoproblema nila 'yung kanilang mga asawang mga walang hiya. Oo. Tapos kung titingnan din po natin, yung may problem sa respiratory ay mas marami din sa lalaki. Oo, yung tingin ko naman 'yun dahil sa paninigarilyo. Suspecha ko. Pero hindi sa cerebrovascular disease, no. Okay. Anyway, sige, ituloy na natin. Yan, natapos na po natin 'to, no. Oo, natapos na natin 'yan. Mas maraming babae yung malulusog at lalaki yung kulang sa timbang. Oo. Ayan, ito po isa pa po 'to, no, sa lumabas po doon sa pag-aaral, yung tiningnan yung functionality ng mga nakatatanda. So, ito po 'no sinasabi na dahil nga po sa COVID-19, mayroong kaakibat 'tong mga epekto sa mga nakatatanda. Lalo na po yung SEQ dahil nga pinigilan, pinagbawalan yung mga nakatatandang lumabas ng bahay. So, nakakaapekto po 'to sa pangkalusugan, 'no, kasama po yung well-being po ng isang nakatatanda. Ay, sorry. Ano ba nangyari? Ayan po, sorry. Ayan, ito. So, yun nga po, no, dahil nga na-confine na lang sila sa mga bahay, so mas yung mga nakatatanda nagiging inactive yung kanilang lifestyle kasi nasa loob na lang ng apat na sulok ng bahay, di na nasa kalabas kumpara dati na may mga grupo ng nakatatanda, may mga exercise na ginagawa, may mga ballroom dancing, may mga meetings, kung ano yung pinagkakabahalan, pero ngayon dahil sa restriction, so, nasa loob na lang nga po ng bahay. So, medyo naging inactive yung ating mga nakatatanda. Then, yung mental health po, no, apektado rin dahil nga hindi na sila hindi na nila makita yung kanilang mga kaibigan at yung ibang mga kapamilya, miyembro ng pamilya. Doon, maganda nga po itong grupo na ito na nabuo po ninyo yung SPC kasi at least kahit pa paano, weekly nakakapag-usap kahit sa online, may mga chat messages, so nakakatulong po yun. So, sabi po ni Nanay Celestina, no, sabi daw nung tatay niya, nagtatanong bakit hindi na dalaw. Pero dahil nga po sa SEQ, so hindi makadalaw yung mga anak na nandito sa Manila.
So, alos 4 months, no? Parang di po yan lalayo sa karanasan ko kasi ako po, nasa probinsya din yung aking tatay, wala na po akong nanay. So, ngayon nga po sana ang August 28, magiging 30th birthday si tatay, pero di ako makakauwi. Pandemya. So, parang nararamdaman ko yung nararamdaman ng tatay din na to, ay yung ninanay. Saan ba ang probinsya ninyo, ano, Emily? Saan ba? Sa Bicol. Camarinesur po. Camarinesur. Oh, so Bicolana ka pala. Oh, para kang asawa ko. Nasa Bicolana rin yun eh. Si Ma'am Louie. Oh, at saka ano ngayon? Ayan, bale. Ayoko naman sabihing birthday niya ngayon kasi baka masyado maraming bumati. Kaya hindi ko na lang sasabihin na birthday niya ngayon. Okay. Wow, happy birthday, Ma'am Louie. Tuloy na natin. Yes po. Then, ito din po, kasi pati yung spiritual need natin, no? Hindi na namimet. Kasi katulad po ni Nanay Mila, do sabi niya, nanonood kami ng, nag-attend kami ng mass online sa TV, ginagather niya yung mga apo niya, iba yung mga anak sa isang room para mag-attend ng mass. Pero iba pa rin daw, no? Hindi pa rin talaga kompleto. Do convenient dahil nasa loob pa lang ng bahay, pero yung feeling na incomplete, nandoon pa rin kasi lalo yung mga pag magre-receive po ng communion, so hindi nila tumagawa. Pag nasa bahay lang po sila, umaattend ng misa. Yeah. Dahil sa COVID-19. Mm-hmm. Ito naman po yung tingnan kaya, natin. Bago natin puntahan yan, ano, may share lang tayo, Emily, no, na isang senior citizen natin na nanonood at nagbahagi siya ng kanyang ginagawa, no? Galing ito kay Emma Robles, no? Emma, taga saan ka ba? Maganda tong ginagawa mo. Siya daw, nag-iisa at walang gagawa ng mga bagay na para sa mga pangangailangan niya, no? Kaya, basahin ko yung kanyang sulat, no? Lumalabas po ako, pinakamalapit na lugar na pwede kong magawa ang pagbili ng kailangan. Kapag may sumita, naka-ready agad sa cellphone niya, no? Naka-ready agad sa cellphone niya yung provision na pwedeng lumabas ang AC kung walang ibang gagawa. So, sa madaling salta, inunahan na niya yung sisita sa kanya at inilabas niya yung patakaran ng IATF, no? Basta kung ano, sumusunod sa protocol na meron siyang mask at meron pa siyang shield, no? Dati nga, di pa required ng shield pero naka-face shield na raw siya, no? Kaya pag nakita daw siya, di na siya sinisita. Basta alam ng senior citizen ang karapatan at protocol na binigay ng IATF, eh, kailangang malaman natin yon para sa ating sariling kapakanan. Maganda po yan, ka-senior Emma Robles. Importante po na idiin natin na tayo ay merong karapatan at meron din tayong tungkulin. Yung tungkulin natin ay alamin kung ano yung ating karapatan, no? Para hindi tayo nalalagay sa alanganin na kung ano na lang ang desisyon ng mga nagpapatupad ay sila lang ang nakakaintindi. Hindi na po ganoon kasi po laganap naman at nakasulat yung patakaran ng IATF, no? Kaya pwede natin siya talagang ilagay sa ating cellphone at ipakita sa mga gustong sumita sa atin. Okay, Emily, tuloy natin. Opo, tama po. No, sabi nga, napanood ko po rin dati yung mga episodes yung may nagsabi din na alam naman namin ng mga nakatatanda o mga senior citizen ang na ayaw din naman namin magkasakit. Kaya kung lalabas man kami, kailangan talaga, saka alam naman namin yung gagawin namin para mapangalagaan or maprotektahan yung aming mga sarili. Diba? Tama naman po. Ayan. So, yan. Ngayon po, tingnan natin yung utilization ng ating healthcare, no? So, sinasabi po doon sa pag-aaral na marami pa rin sa mga nakatatanda ang may limitadong access, no? Sa mga healthcare services. And at the same time po ay yung limitado rin yung kanilang kaalaman doon po sa mga programa ng gobyerno, kaugnay po sa pangkalusugan na sana mapapakinabangan po ng mga nakatatanda kung alam lang po sana nila. So dito po sinasabi na marami po sa mga nakatatanda na hindi po
namimet, no, yung kanilang mga needs para po sa mga health services. Then sinasabi din po na malaki yung gaps doon po sa kanila, no, na mga nakatatandang gustong mag-seek ng mga services na to. Then 31% po doon po sa mga hypertensives and 18% po doon sa mga diabetics ay nakakakuha, no, nakaka-access naman sila ng libreng gamutan sa kanila pong mga health centers. Pero kung titingnan natin, di rin ganun kadami, no, 31%. Diyan muna tayo bago tayo tumuloy doon sa dalawang susunod na punto, no. 31% ng may high blood pressure at 18% ng may diabetes nakakakuha ng libreng gamot sa mga health center. Meron bang ganitong patakaran na libre ang gamot para sa mga may hypertension tsaka may diabetes? Oo. Mayroon po kasi ilang programa, no, ang ating pamahalaan, ang DOH mismo, so may mga nagpo-purchase din sila ng mga gamot na pinapadala para sa mga health centers. Then may mga initiatives ang local government units po na sila mismo mula sa kanilang sariling pondo ay bumibili rin ng mga gamot na to para po sa mga nakatatanda. Halimbawa po, may mga ilang munisipyo, barangay po akong nalalaman, na nagbubuo po sila, no, ng grupo. Halimbawa, yung mga diabetic, may isang grupo yan. Yung mga may high blood, isang grupo yan. So, dahil po doon, nag-gather nila yung information, yung datos, ilan ba sa mga residente nila yung mayroong high blood pressure, yung ilan yung diabetic. So, bumibili po yung barangay at sinusupply yan monthly sa kanila. So, parang may mga club. Pero kanya-kanyang initiative ba po yan, no, ng ating local na pamahalaan. Siguro kung meron pong nakikinig doon sa ating mga nasa yung ating mga TLC, yung ating mga team leaders, no, baka pwedeng mailista ito na isa sa pwede nating maging layunin, no, o action na mabuo natin yung mga senior citizens sa mga club na merong hypertension o merong diabetes dahil merong programa para mabigyan sila ng libreng gamot. At yun, 18% lang ang nakakakuha sa mga diabetics at saka 31% lang sa mga hypertensives. Kung may programang ganyan, di napaka-limitado ng utilization ng itong pribilehiyong ito. Diba? At ganun din, ano yung susunod naman, ano, Emily, itong 41 at 30%, ano ba ibig sabihin nito? Yan, ito naman po yun, kasi diba, sinukat dito sa pag-aaral na to, ilan yung may alam, no, doon sa mga programa. So, ng health programs for senior citizens. So, 41% po ang nagsasabi na alam naman nila na may libreng vaccination para sa mga nakatatanda. At 41% na po specific for pneumococcal vaccine. Then 30% lang din yung may alam na may libre din na flu vaccination po sa mga senior citizen. Ayan ang medyo... Ayan ang medyo nagugulat ako sa ganyang mga numero. Dahil yan, una, libre na. No, pangalawa, yan may kinalaman sa vaccination. Although, okay, naintindihan ko na mayroong pagtatalo yung mga naniniwala at hindi naniniwala sa vaccine, no? At nirerespeto ko 'yon, ano, meron tayong mga very close advisors na kontra, no, sa vaccination at gusto ko lang banggitin 'yon. Dahil ako, ang paniniwala ko, meron tayong pakinabang sa mga vaccine, no? Kami sa Rotary, halimbawa, kabilang kami sa nangunguna sa pag-eradicate, no, o sa pagbubura sa mundong ito ng polio. At yun ay sa pamamagitan ng polio vaccine. Malaking ginagawa naming effort para maging aware ang mga tao sa programa na iyon. Ngayon dito, programa ng gobyerno, free pneumococcal vaccination program at flu vaccination program. Yung free na ito, palagi ko sa indigence lang ito, ano? Ayun.
Kung yan man sa indigence, ang importante pa rin, siguro, ito na naman ang isa sa mga pwede naming magawa at siguro dapat maging aware tayo lahat. Bakit 41% lang ang nakakaalam? Bakit hindi ito gastusan ng gobyerno doon sa kanilang information campaign na malaman ng 100%? Hindi ba dapat? At saka 30% lang nakakaalam ng flu vaccination program eh. Sa dinami-dami ng perang pumapasok sa gobyerno natin, ano ba naman yung maglaan sila ng oras at panahon, di ba? Ngayon, kung hindi nila magagawa yun, mauobligang ang mamamayan mismo ang gumawa ng mga bagay na ito. Opo. Dahil mahirap, ang pinakikita nito, mahirap umasa sa gobyerno. Yun yung paulit-ulit ko nakikita. Parang ang gaganda ng mga programa, pero yung implementation niya, parang sablay, sablay yung implementation niya. O sige, tuloy natin. Opo. Kasi dugdagan ko lang po yun, Sir Chuck, no, sa karapasin namin, lalo na po pag sa mga remote areas, ang dami pong walang alam talaga. Kulang ang kaalaman po sa mga pulisiya programa. Kahit nga po itong mga discounts, di po nila yan alam. Di nila alam dati, no, nung lalo na sa mga remote areas nung nasa Visayas kami, Leyte. Di po nila alam na may social pension. May isang barangay nun, yung time nung Yolanda, ni isang beneficiary ng social pension, wala. Kasi di nila. Naku po. So imagine po, so talagang doon nababanggit din naman natin to kapag ka-meeting natin yung mga representatives po. Pamahalaan na sana i-strengthen yung awareness raising kasi pag may alam ka, kahit pa paano malaking tulong kasi na-avail mo, no? Na-access po. Kasi andiyan na, sayang. Ano kasi kulang lang sa kamulatan. So 80% po ay covered ng health insurance pero mas karamihan po ito yung PhilHealth, no? Pero kahit na 80% ay nakaka-cover ng PhilHealth o iba pang insurances ay ang benepisyo naman niya ay kulang pa rin. So isa lang po siguro sa idadagdag ko, isa din yan sa mga discrimination kasi pagdating sa mga nakatatanda na wala na masyadong tumatanggap ng mga health insurance pag senior citizen na. Kung mayroon man, ilan, pero sobrang mahal na ng premium. Di po ba? So ito yung matagal na rin naming advocacy na sana mas sila yung nangangailangan dapat mayroon. Ayan. Next, okay. Ito naman yung elder care. Kasama po yung long-term care na kung saan ito yung ginagampanan ng mga mga kapamilya mismo ng mga nakatatanda. So, batay po dun sa pag-aaral, about 8% po yung currently or sa kasalukuyan pa pong tumatanggap ng yung daily care mula po dahil po sa kanilang health condition, no? Then, yung long-term care, LTC for OP, sorry, na shortcut po, yung OP ay older person, takes po yan, mali yung spelling. Sa families or spouses, no? So, ang main caregiver, alam naman natin yan na kadalasan ay kapamilya at mga babaeng miyembro ng kapamilya. Kung hindi man yung asawa yung babae o yung anak na babae. So, parang may ganun tayong kultura, no? Pagdating sa pag-aalaga ay responsibilidad yan ng anak na babae. Yung anak na lalaki medyo na-absuelto pagdating sa pag-aalaga. Ayan, only 5% reported na nakatanggap sila ng caregiving training. So, ang liit, no? Nung natitrain ko. Kaya yung isa po wala sa ginagawa nga ng COSI nung nagsasanay kami ng mga volunteers sa community on geriatric care. Kasi, yung kasalukuyan natin, mayroon naman tayo mga barangay health workers, pero ang focus nila ay maternal in child care. So, ina-advocate natin to. Why not isama na sa kanilang skills sana yung care, geriatric care kasi sila na yung umiikot sa mga bahay-bahay sa komunidad. Tapos lalaktawan mo yung bahay ng nakatatanda kasi pupuntahan mo lang yung buntis sa yung bata. Di po ba? Isa yan sa matagal na rin natin sinusulong. Then, 42% ng mga caregivers po ay reported na tumigil sila sa kanilang pagtatrabaho completely para talagang maalagaan yung kanilang mga nakatatanda na miyembro ng pamilya. So, okay, 42%.
wala nang source of income kasi kailangan alagaan. Oo. Medyo kailangan lumilitaw na medyo kailangan nating organisahin ng yung sektor na ito para yung alagaan eh mas maging organisado kasi kung 42 kung ano ito no 8% ang merong daily care, 'di ba? Uh-huh. Tapos usually sa pamilya no at uh-huh. ang main caregiver ay isang anak no na babae na wala sila halos training kasi 5% lang sa kanila ang na-train. Tapos, halos kalahati sa kanila kinailangan tumigil sa trabaho. No? Kaya yung productivity mababa at saka yung quality of care medyo magkakahirapan at saka nasisigurado ko nagkakaroon ng katensyonan dyan. Ano? At syempre, pagka medyo may hinaalagaan kang long-term na may sakit o kaya nanghihina, hindi rin ganun kadali, no? Yung caregiver, dapat binibigyan din ng caring, di ba? Tama ba ako? Tama ba yung kasabihan? Para hindi ma-burn out, dapat may care. Katunayan, meron tayong mga commentary na rito kaagad, ano, na pumasok, no? Sana ay magkaroon pa tayo ng oras kasi 3:51 na, marami pa tayong pag-uusapan, pero bibilisan ko lang to Emily ha. Sabi nung isa itong si Midel ano kasamahan natin siya ay diabetic, may high blood, may prostate enlargement, mahina ang baga. Ang ginawa niya pinag-aralan niya yung mga nutrients ng pagkain na nakaka-affect sa katawan niya. Ngayon maintenance free na siya mula noong 2006. Araw-araw, naglalakad siyang 5 kilometro, Lunes hanggang Biyernes. Tapos, meron siyang stress-free life at saka 8 to 10 hours sleep. Siguro, itong mga bagay na ito, kailangan maituro natin sa ating mga ka-senior, no? Na lalo na kung paano magkakaroon ng stress-free life sa panahon na kailangan mo pa maghanap buhay, no? At sa panahong ikaw ay mga mahirap at wala kang siguradong makakain kinabukasan, paano natin magagawa yun? Kailangan matutunan din nila kung paano nag-a-adjust sa ganitong katotohanan. At si Laila Bermudez ay nagko-confirm na meron nga sa mga barangay health centers na libreng hypertension at diabetic medicine. Magpaparegister lang sila sa kanilang mga healthcare centers, no? Tapos at ito no si Francisco Camacho ang kanyang pinopropose ay magkaroon tayo ng advocacy for common health concerns through collective efforts. Ganda ron kasama. Ka-senior, yung salitang collective effort yan ang gusto nating mangyari dito sa ating samahan na sama-sama tayong kumikilos para sa sarili nating kapakanan at para magampanan natin yung ating tungkulin bilang mamamayan na senior. Kaya tayo ay citizen at senior. Senior citizens, ibig sabihin hindi nawawala yung ating pagiging senior citizens. Medyo pumutik siya ng konti, no? Sabi niya, yung incompetence and lack of concerns, kaya maraming hindi na pagsisilbihan. Ibang bagay na yan, talagang malaking issue yan, ano? Misan, dadaiba natin yung issue na yan, ano? Kaya, ang tanong lang ni, ano, meron bang free training for caregivers for geriatrics, ang Red Cross? Ang Red Cross, misan nga, imbitahan natin ang Red Cross sa ating mga usapan dito. Tuloy na natin dito. Ayan, yung sunod po pala natin, ito na po yung mga benepisyo no at pribilehiyo ng sa usaping pangkalusugan. So, yun na po, doon na po nagtapos yung ilang mga puntos na ibahagi ko no sa pag-aaral. Pero malawak po yung pag-aaral, may mga economic status doon. Hindi na lang natin sinama kanina kasi ang haba po. So, siguro pag may ilang discussion naman tayo ugnay sa economic situation, condition ng mga nakatatanda, ibabahagi po natin yun. Okay. Ito na po. So, unahin natin, no? Ilinaw natin. 20% discount and VAT, no? Value-added tax exemption. Ayan. So, ibig sabihin, mga 12% po yung VAT, no?
So, 30%, pero pag kinumpute mo kasi hindi rin naman yan saktong 32. May formula po sila. So, sa mga medicine and drug purchases, pili tayo ng mga gamot. So, kasama po dito, no, yung mga generic or branded. Kasama po yan, generic man o branded, may discount yan, saka exempted kayo sa VAT. Kung bibili po kayo ng vaccines, no, kasi ang vaccine natin ngayon, sa kasalukuyan ay libre lang para sa mga mahihirap na nakatatanda. So yung magpapavaccine, na kung gusto po ninyo magpaturok sa inyong mga physicians, ay may 20% discount po. Then kasama po yung vitamins and mineral supplements. Siguro ituro lang natin sa mga ka-senior, no, kung paano kinukumpute ito. Ang ginagawa po dyan, ang una, aalisin mo yung VAT, no? Kunyari po, ang presyo ng produkto ay isandaang piso, 100 pesos. Uh-huh. Ang gawin nyo, 100 divided by or multiplied by 100 multiplied by 1 over 12. Ibig sabihin din, dinidivide mo rin siya. Kapag ka ginawa mo yun, nawawala yung VAT. Yung matitira, aalisan mo ng 20% discount. Yun yung magiging net, di ba? So, para mapabilis mo yung imbis na kukunin mo muna yung 20% discount tapos ima-minus mo pa, may shortcut doon. No? So, yung presyo divided by 1.12, no? Tapos multiply mo ng 0.8. Kaya sample lang natin. Kunyari 100. Kuha tayo ng calculator. Para po hindi tayo nahihirapan. So, 100, no? Kapag dinivide nyo po yung 100 pesos sa 1.12, ito po ang resulta niya, no? 89.28, di ba? Tapos, yan na yung less VAT. Okay? Tapos, imumultiply mo ng 0.8, no? Pag binultiply nyo po ng 0.8, tinanggal niyo na yung 20% discount, ang matitira po ay 71.42. Kaya, ang sisingilin lang dapat sa inyo, kung 100 yung halaga ng produkto, ang dapat lang singilin sa inyo ay 71.42. Gawin mo ng 71.50 kung isasalan na lang para wala ng bariyahan. Ganun po ang pagkukumpute. Ulitin natin, 100 divided by 1.12 times 0.8. Yun po ang pinaka-maiksling shortcut sa pagkuha ng diskwento at VAT exemption para sa mga applicable purchases. Ano ba mga iba nating issue dito, Emily? Yes po. Tuloy natin. Unang-una po, kailangan natin ng prescription para po maka-avail ng discounts, no? Para po kung bibili po tayo ng gamot. Tapos, kailangan din dala yung purchase booklet. Mayroon po binibigay yung OSCA or Office of Senior Citizens Affairs din. Kasama yung ID po ninyo as senior citizen. Or kung wala man po kayong ID ng senior citizen, pwede naman po any ID. Basta po may naka-indicate na date of birth, no? Araw ng kapanganak niyo para magpatunay na kayo po ay 60 years old na pataas. So, may mga ilang, pwede rin pong magbibili po tayo ng gamot. Tapos, kailangan din dala yung purchase booklet. Mayroon po binibigay yung OSCA. Okay, medyo delayed. Tama po? Medyo. Okay. Okay, medyo okay lang. Yung sinabi ko. Ayan. So, pag sakali po yung isang nakatatanda ay wala nang kakayanan na pumunta sa drugstores para bumili, pwede naman pong bumili yung kanilang mga kaanak. Dalhin lang po yung ID, yung prescription, pati po yung purchase booklet. Then, ang iba po, mahigpit, kailangan ng authorization ng senior citizens. Pero karamihan naman sa karanasan ko pag bumibili po ako ng gamot sa tatay ko ay kahit wala ng authorization letter from
my father, tinatanggap naman. Basta nandoon yung ID, prescription, saka yung purchase booklet. Yan. Okay. Meron nagsabi sa atin dito, Emily, no, na kung pwede raw sana ay makapag-publish tayo ng listahan ng mga LGUs na nagbibigay ng libreng gamot, no? Siguro susubukan po namin mga ka-senior, ano, pero bago po natin, wag na nating hintayin yung listahan ng mga LGU. Obligado po sila na magbigay. Ang gawin po natin, puntahan po natin yung ating mga barangay at tanungin natin sa kanila kung ano yung proseso nila para ang mga hypertensive at yung may diabetes ay makakuha ng gamot na libre para sa mga senior. Kasi po, matagal pa yung bago natin makuha yung listahan. Lalo na ngayon, hindi tayo nakakalabas. Para isa-isahin natin yon. Pero, kung tayo po ay organisado na at tayo ay meron ng communication network na nakatayo, sang iglap makukuha natin yung impormasyon na yan. Kaya, isasama po natin yan sa ating pag-oorganisa, yung tayo ay maging isang action and communication network na sumasakop ng lahat ng munisipyo at mga sitio at mga syudad at mga munisipyo sa buong Pilipinas. Siguro kung magagawa natin yon, hindi yung madbilis dalin, gawin, hindi rin madali, pero kung buo ang loob natin, magagawa po natin yan, mga kasenyor. O, Emily, tuloy natin. Sige po. Ayan. Yun. Ito. Ito po, ito naman. May 20% discount uli. Saka exempted din po uli sa VAT. Kung kayo po ay bibili ng mga essential medical supplies, accessories, and equipment. So, ilan po sa mga halimbawa, ito pong nasa larawan, no? Kung bibili kayo ng eyeglasses, hearing aids, mga tungkod, canes, po dentures, no? Kung kayo ay magpapapustiso ay may discount din po yan. Pati po kung may mga prosthetics, no? May discount din po. Wheelchair. Pati po geriatric diapers. May 20% discount. Ayon sa batas. Pero kung isa sa mga problema, minsan binibigyan ng 20% ng iba. Minsan 5%. So nalilito tuloy yung mga senior citizen. Pero kung susundan natin yung IRR ng batas, nakapalub po siya sa 20% discount. Hindi siya sa 5%. Pero geriatric diapers po. Hindi yung pang, ano, pang bata. Ayan, may ano po. Tapos hindi lang po, no, limitado dito sa mga nasa larawan. Kung ano man yung kailangan ng nakatatanda na makakatulong po sa kanya para mas magumaan yung kanyang pakiramdam, magamit niya po kung sa ano man yung kanyang kapansanan. So lahat po yan dapat ay may 20% discount and VAT exempt. Pati pala sa hearing aid, napakamahal niyang hearing aid na yan, eh, no? Yes. Na medyo nung una akong magtanong dyan, nagulat ako sa presyo, eh. Magkano po? umaabot ng 100,000 ang isang piraso. Oo, depende sa klase. May 200 nga po. May 50. Pero, kaya kumpares, mga 200,000, ang pinakamura naman, mukhang yung mga galing China na hindi nakakalibrate, meron pa yata nga nakukuhang 40 mil ang isa. Kaya 80 mil ang pares. So, nako. Kailangan pag-ipunan yan. Dahil Hindi po ako sa tatay ko, 50,000, pero dahil may discount, 40,000 na lang yung sinasabi. Ilang piraso yung sa tatay mo? Magkabilang tenga? Meron? O isang tenga lang? So 50,000, dalawa na yon, isang pares na yon. Dito sa Quezon City ko binili po. Pero may mas may mura pa. Hindi lang natin alam kung mas maganda din mayroong 30, 20. Alam niya, problema talaga yan ng mga ng mga gwapo, eh. Kasi ang mga gwapo, bingi. Ano ka mo? Sige, tuloy na natin. Para saan ba po tayo mapunta? Okay. Sige po. So, ayan. Ito naman po ay
sa mga medical and dental services sa mga private private facilities, no? So bakit naka-specify dito yung private saka hindi? So mamaya pag-usapan natin naman yung mga government-owned facilities. So sinasabi po, kung kayo po ay magpapupunta ng mga clinics, dental care or medical clinics, at mag-avail po kayo ng kanilang mga services, dapat po ay may 20% discount, no? Yung singil sa inyo. Ayan, ulitin lang natin, may nagre-request eh, no? Kung ano daw yung shortcut, no? Ganito po, no? Okay. Si Marlene Magallanes, paulit po ang shortcut pagkwenta ng 20% discount. Kapag ka po ang pribilehiyo natin ay sinabing may VAT exemption at 20% discount, una muna, aalisin mo yung VAT, pagkatapos sa kamot, aalisin yung 20% discount. Ito yung shortcut. Yung presyo, kunyari 100, yun ang presyo. Na retail, yun yung nakasulat, yun yung nakapaskel. I-multiply, i-divide mo, divided by 1.12. So, retail price divided by 1.12 times 0.8. Yun. Kuha mo na. Retail price divided by 1.12 times 0.8. Yun yung babayaran mo. Yun ang shortcut. Natatanggal na rin ang VAT, natatanggal na rin yung 20% discount. Okay? Yan, malinaw na po ito, no? Oo. Yun ang mga services po, medical man yan or dental. So, may 20% discount din at exempted sa VAT. Next po, yan, ito rin po, no, sa mga professional fees, no? Kung magmaniningil yung attending physicians, minsan, pinakamura ata ngayon, 600 to ang isang ano, no, pa-check up. Pinakamura na pong singil yun pag nasa private kayo. So, may 20% discount din po yun. Saka exempted din dapat sa VAT. Ang alam ko yung iba, what, ano, parang hindi na kinocompute yung VAT exemption. 20% lang. Kaya kailangan i-observe nyo po. Then, pati po yung mga professional fees sa mga licensed health workers na provide po ng mga home health care services. Halimbawa, mga caregivers or anuman like therapy, may mga therapist na pupunta sa bahay nyo para gawin ito sa isang nakatatanda. Pag ito po ay recommended ng kanyang physician, kumbaga mayroong prescription din na gawin yon, may discount po yun. Pero kung sarili lang siguro ang request mo, magpapamassage or ano lang, hindi po siya kasama. Basta ang malinaw po na sinasabi ng batas, dapat ano din to, recommended by your physicians. Ayun. Okay. Ayan, next tayo. Ayan, ito po, kanina no, private facilities po yun, no, sa mga privado. May 20% discount exemption sa VAT. Ito po, pag nasa government facilities tayo, libre, no? Libre po yung medical and dental services at pati po yung pangalawa dito, yung vaccination, pero sa mga mahihirap lang na nakatatanda. Ayan. Mayroon po bang paglilinaw dito? Palagay ko, kakaunti nakakaalam nito, Emily, na itong mga government hospitals natin, kapag ka ikaw senior citizen, kaya ikaw ay indigent o hindi, basta ikaw ay senior citizen, eh libre ang mga medical at saka dental services, no? Yes. Yung medical services, ano-ano ba to? Yung mga laboratory kasama dyan? Kasama po yung mga diagnostic and laboratory. Diagnostic and laboratory. Lahat ba ng klase? Pati ba MRI? Yes. Pati ba ano, mga CT scan? O yun lang mga blood test? Lahat ng klase? Po. Oo, such as but not limited to x-rays, computer scan, yung yan, mga MRI, blood. Kasama po. Kasi may mga ilang examples na sinite dito, pero may word na such as but not limited to. Kaya sabihin, kasama. Mas malawak yung sakop, ano? Yung mga 2D echo, ganon. Mm-hmm. Kaya nagtataka ako, dati nagpunta kami sa heart center, bakit kinailangan pa naming magbayad?
senior citizen na kami nung panahon na yon. Art Center? Oo. Baka po yung pinuntahan nyo ay private clinic? Hindi naman. Ah, hindi. Ano eh, Art Center mismo eh. Meron kasi kaming HMO tapos yun ang pinili namin. So anyways, aalamin natin 'to, didiskubrihin natin itong detalye na ito na free medical and dental services in government facilities. Kailangan siguro ma-discovery natin 'to ng todo-todo kasi napaka-importante nito para sa mga ka-senior natin, ano, lalo na doon sa medyo kinakapos tong mga panahon na ngayon, ano, na lahat tayo ay nawalan ng hanap buhay at lahat tayo o nabawasan ang sources of income. O kaya lahat tayo, o karamihan sa atin, eh mga nawalan na mismo ng source of income. Kaya medyo importante ito dahil sa atin ang medical at saka dental services ay napaka-regular ng nating pangangailangan. Ngayon, yung free vaccination, para sa mga indigent senior citizen, anong klaseng vaccination to? Yung pneumococcal? Sa pneumonia? And yung ano, flu? Yung flu. Pati yung flu. Oo, oh, pati yung flu. Okay. Opo. Ang ano lang din po nito, nabanggit nga kanina yung awareness natin ay mababa pa rin. So, kahit may ano, ala, ay may ganitong programa, hindi rin po na-avail. Saka yung pag-aayos pa siguro ng implementation po, no? Kasi may mga karanasan kami dati. So dahil alam na may mga ka-partner kaming mga grupo ng nakatatanda, kung kailan mag-expire na yung mga vaccine sa katatawag na baka pwedeng mag-organize tayo ng vaccination. So yung mga ganun po na sana kesa masayang, ano na, po. Sakalang sila, pero too late na, sakalang sila Yes po. Ay, nako. Christmas break na kami noon, syempre nasa kanya-kanya ng provincia. Oo nga. Mag-assist. So, yung mga ganyan, sayang. Nasasayang yung mga resources ng natin, no? Doon, bago tayo umusad, ano, pwede bang ipaalam ulit natin sa ating mga kasamahang nakikinig ko, ano ang definition ng indigent, no, pag ginagamit yung salitang indigent. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ayon po kasi sa Republic Act 1994, no, definition doon, lalo yung mga doon siya sa mga tatanggap ng social pension. So, ang sinasabi po nilang indigent, dapat po ay walang source ng income. Wala talagang sources. Kasi kung halimbawa, may source ka mula sa anak mo, hindi ka po indigent. Binibigyan ka lang ng maliit na amount ng anak mo, like, tapos hindi pa regular. So, yan yung isa sa mga problema no, ng definition na yan. Then, pangalawa, dapat frail, sick, may disability. May disability. So, yan, parang sinasabi nga po namin napaka-subjective no, nung definition. Kasi parang ang hirap mo siyang tawag dito, yung measure, no? Yung ano yung sukatan? Kasi parang like pwede naman na may kapansanan or may mga karamdaman na may kaya. Di po ba? So ang hirap niya kasi tapos yung source of income, ang hirap. Buti kung sinabi lang na walang pension. So malinaw 'yan, no? Pag wala kang pension, pwedeng, kasi may mga pwede kang pagbatas, like mayroon kang datos na mula sa SSS or GSIS in ano pang yung mga pension providers. So, yung kang datos doon, ay agad-agad makikita mo, okay, qualified siya. Hindi siya indigent kasi mayroon siya nito. Ang hirap pong i-measure na. Oo nga eh. Ang mismong nakasulat, ano, doon sa IRR ng 9994, no? Sa section 5.26, indigent senior citizen, ganito po ang nakasulat, ano? Indigent senior citizen refers to an elderly who is frail, sickly, or with disability, and without pension or regular source of income, compensation, or financial assistance from his, her,
relatives to support his her basic needs as determined by the DSWD in consultation with the National Coordinating and Monitoring Board. So, ang nagdedetermine nito ay ang DSWD. Kaya siguro nagkagulo-gulo eh, tungkol sa SAPI nung nakaraan eh. Kasi nga, merong kinailangang determination kung sino lang yung pwede at hindi tumanggap. Ganon din dito sa indigent senior citizens, no? Kailangan talaga medyo ipetition pa natin na mabago itong provision na to para mas madaling matukoy kung ano bang tinutukoy nilang indigent. O kaya gawin ng ano, gawin ng universal. Mas ano, mas simple pa, 'di ba? At wala nang diskriminasyon sa mga bagay na may mga iba kasi tulad nga ng sinabi mo, may iba ano nga, may disability pero may kaya naman. Sila ba ay maging indigent o kung kailangan walang source of income talaga, etc. So, ayusin natin 'to. Meanwhile, tuloy na natin sa iba pang mga ano, mga sasakupin pa ng ating diskusyon kasi alam ko marami pa tayong hindi nasasakop ano, pero pwede bang daanan natin kasi alam mo kung ano oras na? Alas 4:16 na, malapit na naman tayo matapos eh, ang dami pang pumapasok. Ang dami pang pumapasok ng mga ano, ng mga tanong, halimbawa itong isa ano, bukod doon sa ano, yung anti-tetanus shot ba daw, eh, libre sa government hospital. Huwag na natin sagutin ito muna sa ngayon, ano? In-acknowledge lang natin, tapos yung, ang Philippine Heart Center is not a full government service hospital kasi quasi-government hospital na, kaya limited na yung kanilang services for indigents, no? Tapos kung ang pension mo ba ay kung 2,000 lang, hindi ka ba indigent, no? Sabi niya, parang indigent nila ay mga patay na yata. So, medyo marami pa mga komentaryo yung ating mga kasenior, ano? Pero tignan pa nga natin kung ano ba yung mga dapat nating ma-discussion, ma-ano rito, matalakay. Yes po. Natapos na po tayo, no? Sir Chuck, natapos na tayo sa talakayan tungkol sa mga discounts, sa lang libreng services ng ating pamahalaan. Kasama po kasi sa RA 9994 yung ilan sana ng mga dapat no pinapatupad ng programa. So may remaining 2 slides na lang naman na tayo. Baka kaya na natin tumatapos. So ito nga po sinasabi dito na dapat yung sa pangunguna ng Department of Health in coordination po doon sa mga local government units, mga NGOs o sa mga people's organization ng mga senior citizen. Dapat po nagbubuo ng National Health Program, no? Tapos isa nga na-specify dito na dapat daw i-incorporate yung National Prevention of Blindness Program. Siguro na-focus dito kasi isa din sa mga karamdaman po ng mga nakatatanda yung paghina na ng paningin, no? Kaya kasama po siya dito. So dapat nagbubuo ng mga programang ito at pinapatupad po sana, no? At mas ang sinasabi pa po dito, kailangan mag-train, it shall train, no? Community-based health workers, including barangay health workers, mga senior citizen and health personnel po, those specialized in geriatric care, gerontology and health problems of senior citizens. So, katulad nung nabanggit natin kanina, isa pa po itong malaking hamon, no? Kasi hindi pa po siya fully natupad. So, may mga ilan pong ginagawa ang Department of Health, pero ang inuuna nila ngayon na tinitrain ay yung mga nurses. May mga trained nurses on geriatric care. Then, kasi napakahalaga nung kanilang skills na to, kasi kung nasa ospital sila, naaalaga ng mga senior, tapos wala silang kaalaman kaugnay sa geriatric care, mahirap po, no? Kung paano appropriately kaalagaan yung isang nakatatanda. Then, mayroon din pong sa pangunguna nila, Dr. Shelly De La Vega, isa din po yung advocate po ng sa geriatric care ng mga senior citizen. Mayroon po silang curriculum na pinasa na sana lahat ng mga medical courses ay samahan ng subject on geriatric care. Kasi
Dati hindi talaga po ito sinasama. Considering na napakaliit ng populasyon ng ating mga geriatricians, no, yung mga doktor para sa nakatatanda. O, may 148 lang. Sa kasi, 148. Wow. Sa dating datos. So, 148 versus 9.3 million senior citizen. So, ilang ratio lang yan, Diyos ko. Ang unti po talaga. So, kaya mahalaga na may mga ibang tao na nasasanay para po dito. So, yung po yung unti-unti inuumpisahan. Pero sabi nga natin, 10 taon na itong batas na to, pero di pa talaga natin nakikita yung implementation na maayos. So, iyan po isa sa mga concern natin. Tapos itong 148 gerontologists, ay, geriatricians, I mean, ay nandito pa yung karamihan sa Metro Manila. So, may mga regions tayo na wala po ni isang geriatrician. Wow. Kawawa yung mga nakatatala. May ilang region na isa lang. Sa amin, mayroon sanang isa na matay din. Bata pa, geriatrician. So, wala na naman. Sabi ko. Sa Nagasa, sa Camarines, sir. Ayun. So, yun po. Yun yung mga ilang ano problema natin. Mm-hmm. Una, no? Sa dumadaming populasyon na nakatatala, dapat damihan din. O bigyan ng mga incentives yung kukuha ng magpapaka-expert o geriatric ng mga doktor. So, siguro mga ganun, libreng pag-aaral sana para dumami. Sana may mga ganitong programa yung gobyerno po natin para dumami yung doktor para sa mga nakatala. Ayan, isa pa po sa sinasabi sa batas ay mag-provide ng mga technical assistance in coordination daw sa DSWD, mga NGOs ulit, and other concerned agencies sa mga local government units natin sa pagbubuo ng mga community-based health rehabilitation programs. Hindi natin masyado itong, hindi ko lang po alam no, sa ibang LGUs, pero sa mga kapartner natin, no, kasi karamihan sa kapartner namin nasa mga provinces, hindi po masyadong nalalaman po paugnay pa dito. So, may isa pa po sa mga challenges na kailangan natin tuloy-tuloy na i-advocate para po maipatay ng maayos. Ayan, so yung last slide natin, kasi magtatapos na, pagpasensya niyo po ako, medyo maliit yung font. So, sinasabi din po dito na dapat magbuo ng National Health Program para i-promote yung healthy and productive older population through the following po, no? Ito yung mga sumusunod. So, dapat daw mag-establish tayo, o ang ating gobyerno, no? Establishment and provision of comprehensive and integrated health services package catering to the specific needs of the citizen. So, hindi nga lang, pero mas ano to, no? Mas senior citizen kasi 1994. So, ito po yun, dapat mayroon comprehensive and integrated health service package. Pero may unti-unti naman, nung nakaraan pong episode nyo, mayroong si Dr. Binduan, pero more on wellness. Pero hindi pa din, sabi niya nga, hindi pa siya fully implemented kasi sa 2021 pa po ba yun? 2022? Ang implementation? Oo, then, mag-uumpisa pa lang. Mag-uumpisa pa lang. No? So, ang tagal po nun, ilang taon din na tinarabaho yun pag pa lang ng plano ng programa, ang tagal po. Kasi minsan, nakakapag-participate din po. Pero sobrang tagal na nun. Ilang taon binuno, yun lang plano kong yun. Ayan, so next po, dapat yung mga human resource, may mga human resource development or capacity building sa mga health personnel in relation nga po sa care and health problems ng senior citizens. So patuloy yung nabanggit ko kanina, na dahil nga sa kakulangan ng mga geriatricians, dapat may mga capacity development activities tayo sa mga health personnel para hindi lang nakaasa doon sa ilang geriatricians nga po. Mayroon tayo. Health promotion. So, yung mga, siguro may mga dapat awareness raising, may mga IEC or information, education, and communication materials dapat pinapalabas, no? Para paano ba papangalagaan ng isang nakatatanda o paano ba nila papangalagaan yung kanilang kalusugan. Kung ngayon may COVID-19 na papanahon, sana mayroon man lang maglabas. Ano ba po protektahan ng isang senior citizen yung kanyang kalusugan para makaiwas, no, para sa COVID-19? May mga ganun sana. So nagtatry po kami sa abot namin makakaya, pero limited po yung aming budget, kaya maliit lang din yung nagagawa namin. Then conduct researches of researches and study
in geriatric care, gerontology, and health needs of senior citizens. So, ayan, may mga ilan lang po mga academician, no, na nagkakandak naman ng study. Pero mas maganda nga pagtuunan pa ng pansin dapat po ng ating pamahalaan. Nang sa ganun, makapagbuo tayo ng akma or appropriate na mga programa kung mayroong pagbabatay ng mga pag-aaral para matugunan yung totoong pangangailangan po ng mga nakatatanda. Kasi sinasabi din po sa batas na in coordination with the municipal health worker, dapat mag-designate daw ng isang barangay health worker na mag-a-attend lang dun sa pangangailangan ng mga senior citizen. May alam ba tayong sa status niyan kung ano ng level of implementation ng specific na yan, yung letter E? Wala po kami masyadong data. Kasi katulad nga po nung nabanggit ko kanina sa karanasan namin, generic yung role ng mga barangay health workers. Kung nga, minsan di pa na natutunan ng pansin yung mga senior citizens kasi ang kanilang training more on maternal and child care. Maternal and child care. O, kasi malawak din naman talaga yung maternal and child care. Oo. So, yun yung focus nila. So, wala talagang specific na volunteers or health workers na nakafocus sa mga senior citizens. So, yung ginagawa po natin ng COSI, nagtitrain tayo ng mga community health volunteers, focus naman on geriatric. So, yung isa sa mga ginagawa. Tapos, last 3 points, the barangay po in coordination with local office, health or health office po, mag-designate din daw ng araw, 1 day of every month for the medical attention of senior citizen. Nangyayari ba yan? May alam ka ba yan na nangyayari sa actual? May iba po siguro, mayroon. Kasi nung nasa nagka-community organizer pa ako ng Commonwealth, may pinropose po kami yan sa barangay health worker na may day for older person. Pero yun nga ang advocacy namin, yung pinatupad dati dyan sa Commonwealth, Quezon City ay 1 day per week, hindi per month. Pero may mga ilan naman po nag-implement. Establishment of senior citizens ward in every government hospital and in all levels of hospitals throughout the country. So ito po, iba, problematic pa to. So kukunti pa lang, iilan pa lang na hospitals ang mayroong nakadesignate na geriatric ward. So hindi pa po siya fully implemented. Then provision of accessible express lanes or prioritization in all health facilities. Yun! Yan, tapos. Ayun, natapos natin yung ating dapat talakayin ngayong araw. Ay, may isa pa po, pero sabi nga natin, kasi kasama po to sa batas na sa RA 9994, yung mandatory field health coverage. Pero po ay, sa mga, doon sa RA 9994, sa mga indigent senior citizens lang yan. Pero amended na po siya ng Republic Act 10645 or mandatory field health coverage of all senior citizens. So lahat na ng senior citizens dapat covered ng National Health Insurance Program. So batay naman po sa atin, sir, na talakayan na may separate na discussion para sa PhilHealth. Ang nakakalungkot lang ngayon, no, may problema ang PhilHealth sa mga finances ng mga senior citizens. Oo nga, kaya siguro tatalakayin natin yan sa susunod ng mga episode. Kahit na nasa gitna sila ng dilubyo ngayon dahil sa mga anomalya, makuha pa rin natin yung mga impormasyon na kakailanganin, no? Alam mo, Emily, maraming salamat. Ano? Hindi ka nagsasawang tumulong sa amin at patuloy ka nakapagbibigay sa amin ng panibagong impormasyon. At kami naman, hopefully, ay natututo at makagawa ng sarili naming aksyon. So, pwede bang palakpakan natin si Emily habang nanonood kayo dyan sa inyong mga bahay-bahay, no? Maraming salamat, ano, sa iyo, Emily. At bago kita hingan ng huling pananalita, ay medyo kailangan banggitin natin itong isang importanteng bagay. Tayo po ay nagpapahayag ng ating lubos na pakikiramay sa pamilya ni Congressman Francisco Datol na siya pong Senior Citizen Party List representative sa Congress, no? Nabalita po kahapon na siya'y pumanaw at mayroong mga balita na mukhang may kinalaman din sa COVID, no? Yung kanyang
pagpanaw, pero wala pa pong detalyeng lumilitaw. Kaya alam ko po na marami sa mga miyembro nating kasenior ay merong hindi pakipagkasunduan sa mga naging aksyon ni Representative Francisco Datol. Pero tapos na po yun. Ang importante po ay nakapagsilbi rin naman siya, nakapagbigay siya ng kanyang maiaambag, at sa kanyang pagpanaw ay pinagdarasal na lang natin na siya ay malagay sa tahimik at tayo'y nakikiramay ng lubos sa mga pamilyang naiwan niya. So, sa puntong yun, Emily, gusto mo bang mag-iwan ng huling panalita sa ating mga nanonood at nakikinig? Sige po, bilisan ko lang. Siguro po susugan ko din, Sir Chuck, yung sinabi niyo po na mula din po sa COSE at sa mga kapartner po namin ng mga older persons organization. Nakikiramay din po kami sa pagpanaw ni Congressman Datol. So nabanggit niyo nga po no, na nitong huli po, sobrang masigasig po siya. Ang daming mga hearings na hinilulunsad. Nag-reflect nga ako siguro dahil alam niya ba na mamamaalam na siya. Kahit naka-break po yung session, tuloy-tuloy po yung mga hearings, no? Lalo na po doon sa Universal Social Pension. So, muli po sa pamilya po ay nakikiramay tayo. Then, ano na lang po siguro, huling panawagan lang. Siguro sa amin po, no, napakalaki nitong, it's an honor for us also na ma-share namin no, yung mga ilang kaalaman namin po sa mga senior citizen na katulad niyo. So, isang... ano po yan, pribilehiyo din sa amin na nakakapagbahagi po kami. Then sa mga nakatatanda or mga senior citizens po, mas siguro tuloy-tuloy lang yung pag-alam natin sa ating mga karapatan para po pag-alam po natin, no, sabi nga ni Kaira ni Baron dati, pag may knowledge, may power. So kaya natin i-access yung ating mga serbisyo o programa na para po sa inyo. Yan lang po at maraming salamat po ulit. Ayun, pakitanggal na natin sa sharing screen yung ating ano, yung ating presentation, no? At sa puntong ito, kami po ay nagpapaalam ng muli sa isang paalala ng ating senior citizen kwentuhan, Senior City ay nagbago na ng schedule. Imbis na Martes at Biyernes, ngayon ay Martes at Sabado. Hindi po nagbagong oras. Alas 3 ng hapon, 3 o'clock habit. Ting alas 3 ng hapon ng Martes at Sabado, Senior City, kwentuhan ng mga senior. Martes, ako po, at minsan kasamang iba pa, katulad ni Kaploro Francisco, ang nag-host ng episode sa ngalan ng senior sa panahon ng COVID. At ang Sabado naman, ang nag-host ay si Ed De La Torre at si Gerly Villariba. Sa puntong ito, marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa Martes at huwag kalimutan sa Sabado. Marami pong salamat. Chuck Manansala po, nagpapaalam. Magandang hapon. Gerald.